na rin po tayo dito sa Sisilex. So nandito na po tayo sa kalagitnaan na itong tulay na kung saan makikita dito itong mga naglalaki ang pylon sa gitna. Dahil nasa dagat na tayo, kaya ramdam po natin ang malakas na ihip ng hangin. Ano daw yung gagawin dito pag halimbawang naibenta nyo na? Rumpi araper ba? Saan nyo ito ipagbebenta? Korea. Yung mga ganitong seaweed, kinuha nila malapit lang dito sa Sisilex. So nandito po tayo sa part na to ng Sisilex kung saan nagpapa-install ng RFID yung mga motorista. Ano nga ba yung proseso sa pagpapalagay ng RFID sticker at kung may mga babayaran nga ba dito? Pasok. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan ginagawa itong mga ganitong jersey. Nandito po tayo ngayon sa isa sa mga store na itong Druid Project dito sa Cebu City. Kasi sa tabi nitong store ay dito natin iiwanan muna pansamantala itong ating sasakyan. Nakita naman po natin kanina yung tindi ng traffic na nararanasan dito sa Cebu dahil nga sa kabi-kabila yung ginagawang konstruksyon sa mga dati ng kalsada dito. Yun, so yung mga two-way, ginawang one-way, kaya kailangan pa nating umikot ng malayo kung halimbawa meron tayong pupuntahan dito. So mas mainam na gamitin yung motorsiklo habang nandito tayo sa Cebu City. Tapo, iwan ko muna yung susin itong sasakyan. Sige. Ito nga pala si Sir, sige, solid na subscriber natin dito sa Cebu. Sige, Sir, thank you. Sige. Thank you. Sa mga ganitong lakad, parati kaming may baong helmet. Dala natin itong Evo Rush. At saka, modular na helmet, yung VXR 4000 na may nakakabit ng intercom na galing kay Freedcon. Mula dito ay magta-travel po tayo ng mahigit 16 minutes o katumbas po yan ng 5 kilometro papunta sa bahagi ng Guadalupe kung saan makikita yung Monterrazas. Tara, sakay! Ayan, so medyo nahirapan pa ako ngayon kasi nga naninibago ako dito sa motor at naninibago din ako dito sa kalsada. Na timing pa na pinahihirapan tayo ng GPS, marami yung mga saradong kalsada. Imbis na abutin lang sana tayo ng 15 minutes, ay mas natatagalan tayo sa biyahe dahil nga sa paikot-ikot tayo dito sa kalsada. Tayo sa area kung saan matatagpuan etong Monterrazas, Cebu. Yun. So nandito na po tayo sa kabilang side na itong bundok kung saan nakaharap dito sa city proper ng Cebu City. Yan, no? Dito pa lang sa kalsada, tanaw na po natin yung mga naglalaki ang gusali na nandito sa Cebu City at maging yung Sisilex na tumatawid dito sa Mactan Channel. Marami pala tayong subscriber dito sa ginagawang mga bahay dito sa Monterrazas. Sir, thank you. Yan, thank you. Nakita ko kasi, bago pa lang itong mga building na ginagawa nyo, hindi ba to parte ng Darais? Ay, hindi. Yung Darais dyan. Dito sa bakanteng to? Ayan, dyan may tarpaulin. Sa bahagi ng bundok na sakop ng Guadalupe, Cebu City, itatayo ang Darais at Monterrazas. Isa sa mga mamahaling proyekto na naglalaman ng mga luxury condo. Hango ang disenyo sa hagdan-hagdang palayan na kilala at talaga namang hinahangang atraksyon dito sa Pilipinas.
dahil sa kakaibang disenyo nito, kaya mabilis na nag-viral at pinag-usapan sa social media ang proyektong pinangungunahan ng isang vlogger at engineer na si Slater Young. We wanted to be architecturally forward, something that Cebu or the Philippines has never seen before. We wanted it to be not just maganda tingnan, pero very, very usable din and may added benefit to the user. And lastly, because we're building on a mountainside, we want the project to be as sustainable as possible. Marami ang napahanga dahil nga sa ito ang kauna-unahang condominium project na may ganitong klaseng konsepto. Pag halimbawa malakas yung ulan, hindi ba malakas yung agos ng tubig na galing dito sa bundok? Hindi naman, kasi may drainage naman dun. Kasi yung ibang mga viewers, yung pinag-aalala nila, e baka daw maubos yung mga puno tapos yung tubig, e bababa dito sa Cebu City proper. Wala namang puno dyan eh, kita yun, wala namang puno dyan. So yan, mga damo yan? Oh, mga damo yan. Talahib. Kaya ka eh. Hindi ba malambot yung lupa dito? Hindi sir, ano daw, ano po sir eh, may halong ano, bato. Anas. Bato. Mula naman dito sa bahaging ito ng Guadalupe ay kailangan lang po natin mag-travel ng mayigit 40 minutes bago marating yung Sisilex. Gamit pa rin itong motor, subukan po nating tawirin at daanan itong pinakabagong expressway na matatagpuan dito sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Ito po yung nag-iisang expressway na pinapayagang dumaan yung mga ganitong motor. Itong gamit nga pala natin ay Honda ADV na may 150cc. So dapat sana yung gagamitin natin ngayon ay yung Honda Beat, pero dahil nga sa hindi daw ready yung motor, may mga ginagawa pa, kaya itong Honda ADV na lang ni Sir Dars yung pinagamit sa atin. Nakalipas mula na mag-travel tayo mula doon sa bahagi ng ito ng bundok, narating po natin itong Cebu South Coastal Road. Makikita niyo po dito na sobrang abala na itong kalsada. Tingnan niyo naman yung traffic, yung dami ng mga sasakyang dumadaan dito magkabilang linya. Sobrang bilis na mga sasakyang dumadaan dito. Isa sa mga dahilan kung bakit napahinto tayo dito ay dahil sa mga ganitong establishmento. Dati kasi nung napunta tayo dito sa Cebu ay ginagawa pa ito at wala pang ganong detalye na mapapansin natin dito sa gusaling to. Ayan. So ngayon kitang-kita na po natin etong New Star na ayon sa mga napagtanungan natin ay casino daw at mall, hotel. Napansin natin na meron silang mga nakakabit na naglalakiang LED tulad ng mga gusali na makikita sa Clark, sa BGC at iba pang mga progresibong lugar na nandito sa Pilipinas. So mula dito sa Cebu South Coastal Road ay didiretso na po tayo papunta sa Sisilex. So dito meron po silang designated na linya para sa mga motorsiklo. Sa wakas ay nakapag-motor na rin po tayo dito sa Sisilex. So nandito na po tayo sa kalagitnaan na itong tulay na kung saan makikita dito itong mga naglalakihang pylon sa gitna. Ayan o. Lamang ng 10 minuto ay natawid na rin po natin etong bahagi nga ito ng Cordova na kung doon tayo dadaan sa karaniwan nating ruta na dadaan sa mga lumang tulay, iabutin pa tayo ng isang oras o mahigit pa.
So sa pamamagitan na itong Sisilex ay inabot lamang ng 10 minuto papunta sa bahaging ito ng Cordoba. Bagamat nasa 40, 60 yung takbo na itong motor, eh masasabi kong mabilis pa rin yung naging travel natin kumpara doon sa mga nakagawian ng ruta na dadaan pa tayo doon sa Mandawi, dito sa mga lumang tulay, papunta sa bahaging ito ng Cordoba. So dito sa Barangay Bangbang, napansin po natin itong mga nagbibilad ng seaweeds. Mula doon sa entrada na itong barangay hanggang dito sa dulo na itong kalsada, makikita po natin itong mga ibinibilad na seaweeds. Sir, ano yung ginagawa dito? Bakit nyo ibinibilad? Hindi naman palito, sir. Basta basa. Kinayang tuyo yun. Magkano naman po yung kilo? 12 peso, sir. Yun yung tuyong-tuyo na? Oo. Oh. So anong kulay nito pag halimbawang natutuyo na? Ito, sir. Tuyo na, sir. Green pa rin? Oo, oh, green pa rin. Oh. Ano daw yung gagawin dito pag halimbawang naibenta nyo na? Kung sir, lumpia wrapper ba? Saan nyo ito ipagbebenta? Mapunta ng kung, sir, sa Korea. Eto mga ganitong lumot, pagkatapos nyo mabilad, ibebenta nyo sa buyer, then yung buyer, ibebenta naman dun sa? Pupunta ng Korea. Korea. Dun na ipra-process. Oh. Parang nakita ko na etong ganitong produkto sa mga 7-Eleven, sa mga Korean store, Korean seaweed. Parang ganito. Para po siyang plastic, ayan. At pag natuyo na, ay eto na yung kanyang itsura. Yan o. Yung mga ganitong seaweed ay kinuha nila malapit lang dito sa Sisilex. Ano to? Tinanim nyo or? Hindi, sir. Tumubog sa dagat yun. Sa isang araw, nakakailang sako kayo ng seaweed? Mga 27 kasako. Wow. Sa Sakadlaw. Mga magkano kaya yun kung may bebenta? Mga 200 kilos. 200 kilos times 12. Kulang-kulang 3,000. Tama po ba? Ilang metro lang mula dito sa Barangay Bangbang ay kitang-kita na po natin etong mga pasilidad na nandito sa Sisilex, etong kanilang toll plaza, etong kanilang customer service center at ilan pang mga pasilidad na kinakailangan para mag-operate etong ganitong expressway. Anong school kayo? Kan, Ibabag. Ibabag. Babag. Babag. Thank you. Okay. So nandito po tayo sa part na to ng Sisilex kung saan nagpapa-install ng RFID yung mga motorista. So, yun. So alamin po natin kung ano nga ba yung proseso sa pagpapalagay ng RFID sticker at kung may mga babayaran nga ba dito. Kasama po natin si Sir Ted. Yung first step natin is mag-register muna sa sisilex.com.ph. Pagkatapos lang yung registration, i-present mo lang yung QR code dito. Tapos i-scan namin yung QR code. And then i-process namin yung installation. Tapos magkakabit kami ng RFID sticker. And then mag-release din kami ng card, which is the backup of the RFID sticker kapag hindi gumagana yung sticker. Di ba sir, yung Sisilex hawak ng MPT o yes, Metro Pacific Tollways na may hawak din sa ibang expressway sa Luzon. So kailangan din ulit ba mag-apply dito? Yes po, kailangan po kayo mag-apply dito kasi magkaiba yung yung RFID sticker doon sa Luzon tsaka dito. Ano po yung mga babayaran pag halimbawa gusto namin magpalagay ng RFID? Actually, libre lang yung yung installation. Yung babayaran lang natin is yung load. First option is dito, cash, wala pang service fee. And then, pwede rin kayo mapaload dito like sa credit card, debit card, pero may service fee siya. Okay. For the second option is, pwede tayo mag-download ng application. Ito, MPT Drive Hub. Okay. Like for, kung gusto nyo mag-upload na via GCash, Maya, credit card, debit card, and mobile banking. Dito nga pala, yung rates ng mga sasakyang dadaan dito sa Sisilex. Una, yung mga motor na nasa 110cc hanggang 399cc, nasa class 1M, ay yung babayaran 60 pesos kung halimbawa dadaan dito sa expressway.
90 pesos naman para sa mga class 1 o yung mga motor na may 400cc pataas, at maging yung mga light vehicles na 4 wheels, yon nasa 90 pesos. At yung class 2 naman, yung mga truck o pataas ay nasa 180 pesos. Yung class 3 naman, yung may mga sasakyan may kabigatan ay nasa 270 pesos. $60. Thank you. So dito, dahil nasa dagat na tayo, kaya ramdam po natin ang malakas na ihip ng hangin. Pero ganun pa man, ay hindi naman tayo natutulak na itong hangin dahil nga sa may mga barikada sa magkabilang side na itong expressway. You know? Dahil nga sa expressway itong kalsada, kaya mapapansin po natin yung mga ganitong laybay para sa mga sasakyang nangangailangan ng agarang paghinto o emergency parking. So yung mga sasakyang nasiraan o nag-overheat o may mga problema, eh pwedeng gumamit pansamantala dito sa emergency parking. Wala pong mga normal na laybay dito para nga maiwasan yung pagtambay ng mga motorista. Salip ay yung mga emergency parking yung inilagay o ipinesto dito sa gilid ng Sisilex. Dito sa Sisilex gamit etong motor. Bagamat magaan, maliit o below 400cc etong motor na ginamit natin, ay hindi naman tayo naitulak ng hangin, hindi naman nagka-problema yung ating pagdaan dito, at naging smooth yung ating travel mula dito sa mainland Cebu patawid sa Mactan Island. Dito makikita natin na pwede palang dumaan sa expressway etong mga ganitong klase ng motor. Basta nasa iba yung pag-iingat, at dapat monitor yung mga ganitong sasakyan para maiwasan yung aksidente, maiwasan yung mga hindi inaasahang pangyayari.